What is up mga bay? So today, papakita ko sa inyo kung paano ayusin itong upuan natin na ayaw na mag-lock. Kahit anong gawin mo ay ayaw na mag-lock. So dapat pagsara mo ng ganito, magla-lock na ito automatic. So kung kikita nyo, ayaw na talaga siyang mag-lock. Kahit anong gawin mo dito sa susian, ayaw nang mag-function. So, ituturo ko sa inyo ngayon guys kung paano gawin. So intro muna tayo. So ayun guys, ang una niyong gawin, buksan niyo muna itong upuan niyo. Tapos silipin niyo diyan kung anong posibleng nangyari. Ayan. So since hindi natin makikita, ayun pala. Kung nakita niyo, yung possible reason is yung spring niyo ay natanggal o naputol. So ang gagawin natin is tanggalin muna natin itong rubber na ito para makita natin yung loob. Para matanggal natin ito guys, so kailangan natin itong tuklapin dito. So una nyo gawin, yan, matatanggal lang to. At kailangan nyo lang i-fold hanggang dito. So makita na natin ito. So hindi muna kailangan tuklapin lahat. So makikita na natin ito ng maigi. So ayan guys, nakita nyo yung spring natin is natanggal. So since mahirap nating abutin yan kasi mayroon R dito, ang next nating gawin guys is tatanggalin itong dalawang tornilyo na ito. So tanggalin na natin guys. Oh ayan guys, natanggal na natin. So ganito yung itsura guys. So yan, nakita natin dapat itong ito is nakakabit dito. So ang nangyari is naputol siya. So ang ginawa ko guys, since naputol ito, na yung itsura nito, yung parang may hook dito. So naputol siya, so ang ginawa ko, pinataas ko itong spring na ito dito. Tapos nagawa na ako na parang hook na ganito. Yan, kung makita nyo, hindi siya perfect kasi gawa-gawa ko nga lang. Dapat ganito yung itsura. So ayos na rin yan, basta mamulang na parang hook para sasabit talaga siya dito. Hindi na kailangan bumili ng bagong spring. So ito lang, pataasin nyo to, tapos gagawa lang kayo ng maliit na hook dito, parang katulad nito. So hindi masyadong kape pero ayos na rin. So pagkatapos yung gawin yan, ay ikabit nyo na to dito. Dito muna yung una. Yan, dito. Yung parang may butas. Ikabit nyo muna to dito. So yan, pag nakabit nyo na, next yung gawin is ikabit na naman ulit dito sa kabila dito. Sa parang may hook na ito. Yan. Yan, ganyan dapat yung itsura guys. Pagkatapos nito ay siguradong mag-work na yung lock nyo. So yan, ibalik na natin ito. Ang size na pala ng nut na ito guys is 10 mm. Dito. So ayan guys, pagkatapos nyo mahigpitan itong dalawang tornilyo na ito, ibalik na natin itong rubberized na cover niya. Balik natin. Dapat ipumasok ito dito. Itong dalawang parang ano. Yan. Tapos guys, nabalik na natin. So dapat pagsara natin sa upuan na ito, upuan natin is maririnig nyo na parang merong click. Ayan, kung nakikita nyo, nagla-lock na siya. Hindi na siya madaling matanggal kasi nabalik na yung spring. Titingnan natin sa susian kung gagana na ba siya. So dapat pagka-twist nyo sa lususian, oh, nakita nyo guys, dapat aangat na siya. Yan. So ayan, kayong diretsong magpanik kapag naka-experience kayo ng ganyan sa motor nyo. Ito ay Sniper 150 guys. So sa ibang motor, hindi ko alam kung paano gawin. Basta kalimitang mayroong problema is yung spring talaga. Napuputol siya, kaya dapat nyong i-check. So ayan, short video lang muna tayo guys. Meron tayong kunting shout out. Shout out muna kay Tito Guillermo.
Sir Tito Guillermo, shout out sa iyo. Saludo ako sa iyo, sir, kasi meron kayong mga ginagawang mabuti para sa mga frontliners natin. At saka siyempre sa kaibigan ko na si The Sniper Pilot PH. Subscribe kayo sa kanya, The Sniper Pilot PH, at saka kay Sir Tito Guillermo. So maraming salamat guys, that would be all for today. Don't forget to like this video, at syempre subscribe to my channel. And as always, peace to all guys. That would be all for today. Bye-bye.